Trihim na Mayaman. Kabanata 1157. Mabuti. Nang makitang si Alexander Yang ay puno ng kumpiyansa, hindi na nagsalita pa si Old Sheen at tumayo sa harap ng pamilya Yuan. Gusto rin niyang makita kung gaano kalakas si Alexander Yang. Sa sandaling ito, ang dalawang malalaking palad ng matandang ninuno ng pamilya Tang ay dumating at humampas kay Alexander Yang na nasa pagitan ng mga palad. Ang puso ng lahat mula sa pamilya Yuan ay nasa kanilang mga lalamunan. Hindi nila kayang masaksihan ang sandaling ito. Walang pakialam ang ekspresyon ni Alexander Yang. Hinayaan niyang tumama ang malaking palad sa kanyang katawan. Bang! Isang malakas na tunog ang narinig, at ang buong lugar ay napuno ng alikabok. Mahina hong sigaw ni Zhu He dahil sa pagkagulat. Gotcha! Maririnig ang tunog ng pagkabasag ng salamin. Nakita ng lahat ang dalawang dambuhalang palad sa arena, na parang porselana, na may mga bitek na lumilitaw at dahan-daang lumalawak. Sa wakas, nabasag sila sa isang malakas na putok. Nabunyag ang buo na figure ni Alexander Yang. Paano ito posible? Hindi makapaniwalang bulalas ng ninuno ng Tang family. Kumpiyansa siya na kahit ang isang yumaong Earth Immortal expert ay hindi maglalakas loob na tanggapin ang kanyang hampas sa palad gamit lamang ang kanyang pisikal na lakas. Gayunpaman, nagawa ito ng isang figure na kakapasok lang sa Earth Immortal realm. Iyon lang. Umiling si Alexander Yang at malinaw na sinabi. Hindi siya nanlaban ngayon lang dahil gusto niyang subukan kung gaano kalakas ang kanyang Star God body at kung anong antas ng pag-atake ang maaari niyang harangan. Bagamat katamtaman ang lakas ng old ancestor ng Tang family, isa pa rin siyang middle stage Earth Immortal Realm Warrior. Ang kanyang buong lakas na pag-atake ay hindi man lang masira ang depensa ng kanyang Star God body. Naniniwala siya na kung umatake siya ng buong lakas, maaaring hindi masira ng isang late stage na Earth Immortal Realm Warrior ang kanyang Star God body. Siyempre, ito ay tumutukoy lamang sa mga ordinaryong late Earth Immortal Realm Warriors. Ang makapangyarihang Earth Immortal Realm Warriors ay hindi mahuhusgahan ng common sense. Huwag kang magpigil. Nagkatinginan ang iilan sa kanila at muling umatake. Kahit na ang lakas ni Alexander Yang ay lampas sa kanilang imahinasyon, bilang mga eksperto sa Earth Immortal, mayroon silang sariling kumpiyansa. Kahit gaano pa kalakas ang pangangatawan ni Alexander Yang, magagawa pa rin nilang talunin siya. Ngunit siya ay isang bata pa lamang nakakapasok lang sa antas ng Earth Immortal. Hindi sila naniniwala na silang apat na magkakasama ay hindi kayang ibagsak ang batang ito ng mag-isa. Ang matandang ninuno ng Hai family ang unang dumating. Nilamon ng malaking water dragon si Alexander Yang at kinaladkad siya sa ilog ng refinement. Ang matandang ninuno ng Hai family ay nagpahayag ng isang masayang ekspresyon. Malapit na siyang kumilos at pinuhin si Alexander Yang. Si Alexander Yang, na nakulong sa ilog, ay lumipat. Iniunat niya ang isang daliri. Ang daliring ito ay payat at malambot, parang daliri ng isang babae. Gayunpaman, ngayon ay kumikinang at naaninag na parang jade, kumikislap na may bakas ng liwanag ng espada. Pagkatapos, ginamit ni Alexander Yang ang kanyang daliri bilang isang espada at naglazlas sa hangin. Slash! Tulad ng isang makalangit na tebak, ito ay naglazlas mula sa kawalan, na hiniwa ang buong ilog sa dalawa. Sa ilalim ng gulat na titig ng ninuno ng High Clan, ang isang makinang na espada na si Dixon ay lubhang matalas, na madaling hinati ang ilog at ang Water Dragon sa dalawa. Kasunod nito, hinampas siya nito na parang mainit na kutsilyo na tumatagos sa mantikilya. Imposible! Ang patriarch ng pamilya ng Hai ay napaungol habang desperadong ipinapalabas niya ang tunay na diwa sa kanyang katawan, sinusubukang pigilan ang pag-atake ng espada na ito. Gayunpaman, ito ay walang silbi. Ang kasing laki ng thumb na sword light ay parang walang kapantay na makalangit na espada habang hinihiwa nito ang Earth Immortal Realm na katawan ng High Family Patriarch sa dalawang bahagi.
Sa ilalim ng gulat na titig ng lahat, biglang nahati ang noo ng High Family Patriarch, na nagpakita ng isang madugong peklat. Umabot ang madugong peklat na ito hanggang sa kanyang puson. Ang katawan ng High Family Patriarch ay bumukas ng malakas, at ang dugo ng isang Earth Immortal ay tumalsik sa lupa. Sa sandaling ito, nagulat ang lahat ng malaman na sa ilalim ng sword strike ni Alexander Yang, ang kaluluwa ng High Family Patriarch ay hindi man lang nakatakas. Direkta siyang nadurodge sa pamamagitan ng espada ni Alexander Yang. Ang makapangyarihang matandang ninuno ng High Family ay talagang pinatay ni Alexander Yang sa isang galaw. Ang mga mata ng mga tao ng Yuan Family ay napuno ng hindi paniniwala. Hindi lamang ang mga tao ng Yuan Family, maging si Old Qin, Zui at ang iba pang eksperto sa Earth Immortal Realm ay natulala sa lugar. Nakalimutan pa nilang umatake. Bago pa sila makapag-react, nakamove na si Alexander Yang. Dahil ang mga taong ito ay naglakas loob na salakayin ang Yuan Family, hindi niya nilayo na magpakita ng anumang awa sa kanila. Boom! Isang hakbang pasulong si Alexander Yang. Nayanig ang lupa at yumanig ang langit. Isang hindi nakikitang alon ang kumalat mula sa ilalim ng kanyang mga paa at kumalat sa lahat ng direksyon. Si Alexander Yang ay humakbang pasulong at nagpakita sa hindi kalayuan sa matandang ninuno ng Mu Family. Sagipin mo ako, napuno ng pagkabigla ang mata ng matandang ninuno. Ang kanyang lakas ay kapantay lamang ng matandang ninuno ng pamilya Hai. Hindi nakayanan ng matandang ninuno ng pamilya Hai ang pag-atake ni Alexander Yang, kaya natural, ganoon din siya. Ang matandang ninuno ng Mu Family ay hinimok ang maliit na ibong apoy ng buong lakas at sinugod si Alexander Yang. Pagkatapos, tumakas siya sa direksyon ni Zuhi nang hindi lumingon. Si Zuhi ang pinakamalakas sa kanila. Sa pagtakas lamang malapit sa Zuhi magkakaroon siya ng pagkakataong mabuhay. Klang! Itinuro ni Alexander Yang ang kanyang daliri sa nagninangas na ibon. Ang nag-aapoy na ibon na maaaring matuno ang kawalan ay hindi man lang masunog ang mga damit ni Alexander Yang. Agad itong dinurog ng daliri ni Alexander Yang. How dare you! Nang makita si Alexander Yang na palapit ng palapit sa matandang ninuno, sumigaw si Zuhi at sumugod sa matandang ninuno. Gamit ang isang alo ng kanyang manggas, dalawang malalaking windblades ang humampas kay Alexander Yang. Ang mga talam ng hangin ay napakabilis. Sa isang iglap, nilagpasan nila ang matandang ninuno at nilaslas si Alexander Yang. Bang! Nakaharap sa sumisipol na talam ng hangin, ikinaway ni Alexander Yang ang kanyang kamay. Isang malaking kamao ang nakabasag ng selyo. Makakatakas ka ba? Umisi si Alexander Yang. Pinabilis niya ang kanyang bilis at nagpakita sa tabi ng matandang ninuno ng Mu Family. Nagpakawala siya ng suntok. Zuhi, iligtas mo ako. Sumigaw ng tulong ang matandang ninuno. Bagamat napakabilis ni Zuhi, mas malapit pa sa kanya si Alexander Yang. Sa isang suntok, pinatatag ng matandang ninuno ng Mu Family ang kanyang katawan at nagkapira-piraso. Ang kanyang banal na katawan ay parang basag na salamin. Sa isang putok, ito ay sumabog at naging isang madugong ambon. Ang pangalawang Earth Immortal ay bumagsak. Ang matandang ninuno ng Tang Family at si Zuhi ay tumayo ng may solemne na ekspresyon. Sa sandaling ito, wala na silang tiwala na mayroon sila ngayon. Hindi talaga mahuhusgahan ng common sense ang binatang ito sa harapan nila. Ang lakas talaga ni Alexander Yang. Napalunok ng laway si Yuan Xin at sinabing, "Oo, bumulong din si Elder Qin." Noong una, naisip niya na kahit na makalusot si Alexander Yang, makakalaban niya ang isang bagong advanced na Mid-Earth Immortal Expert tulad ng old ancestor ng Tang Family. Pero ngayon, parang isang suntok lang ang kailangan ni Alexander Yang para patayin siya. Marami sa mga miyembro ng Yuan Family ang napatalon sa tuwa. Kinasusuklaman na nila ang mga taong kumugkob sa kanilang mga pamilya.
Ngayon, kung matalo sila ni Alexander Yang ay magkakaroon sila ng pagkakataong mabuhay. Paanong hindi sila nasasabik sa kasalukuyang sitwasyon? Samantala, si Ren Xian, na nabubuhay pa sa Mu family ng Hai family, ay na-freeze sa lugar. Blanco ang kanyang mga mata. Sila ang may kapangyarihan kanina, pero ngayon, nagbago na ang sitwasyon. Sa pagkamatay ng dalawa nilang ninuno at pagkamatay ng marami nilang human immortals, pagkatapos ng araw na ito, tiyak na dadaan sa bagyo ang dalawang pamilya. Ang katayuan ng mga pinuno ng dalawang isla ay tiyak na hindi magagarantiyahan, at mahirap sabihin kung maaari silang mag-iwan ng bakas ng Xinwo para sa kanilang mga pamilya. Sa sandaling ito, ang mundo ay kalmado. Ang malalaking pamilya na nanunood ng labanan mula sa malayo ay natulala din sa lugar. Noong una, gusto nilang makakuha ng bahagi ng pie. Pero ngayon, parang nagbibiro lang sila. Kung mananalo si Alexander Yang sa pagkakataong ito, papalitan ng Yuan family ang Tang family at magiging susunod na pinuno ng Drifting Cloud Island, at kailangan nilang umasa sa Yuan family para mabuhay. Mataimtim ang mga mata ni Zuhi habang nakatingin kay Alexander Yang at sinabing, "Anak, sino ka ba talaga? Nagmula ka ba ng isa pang malaking kapangyarihan sa lihim na kaharian?" Ang taong ito ay nasa Panglay Secret Realm. Isa rin siyang sikat na Earth Immortal. Sa sandaling ito, wala na siyang tiwala sa kanyang mukha, at ang kanyang ekspresyon ay solemn na. Ang matandang ninuno ng Tang Clan ay mas miserable. Namutla ang mukha niya. "Sino ako? You don't deserve to know." Si Alexander Yang ay humakbang pasulong at sinabing walang pakialam. Mataimtim ang mga mata ni Zhu He. Siya ay handa sa pag-atake ni Alexander Yang anumang oras. Mahina niyang sinabi, "Mas mabuting lutasin ang awayan kaysa ayusin ito. Kalimutan na natin ang usapin ngayon. Magiging kilalang bisita ka ng pamilya Zhu sa hinaharap. Ano sa palagay mo? Ang lakas ng aking Zhu family ay hindi mo kayang labanan sa Panglay Secret Realm." "Oh," sumigaw si Alexander Yang at pagkatapos ay nagsabi, "Kung gayon, gusto kong makita kung gaano kalakas ang iyong Zhu family." Abangan ang susunod na kabanata.